kung masisira na na sa kanila na wala na silang choice ay si Trillanes, no? Dahil kahit nga yung mga kasama niya diyan sa opposition ay ayaw sa kanya, no? Napakasama talaga ng imahe ngayon ni Trillanes, no? Talaga pong hindi umaatras at ayaw umatras itong si Lenny Robredo hanggat maari lang, no? Dahil po yung isang bayan ay kahapon po nagpahayag na sa ngayon, no, as of now, it is still a choice between Robredo and former Senator Antonio Trillanes. Subalit na ipiniliwanag ni Father Bert Alejo, isa sa mga isang bayan conveners, na bukas pa naman daw, no? Bukas pa ang pintuan na maaari pong pag-isipan nila at tignan kung maaaring si Isko Moreno o si Yormi Ka-Isko ang siya rin po ang papatakbuhin ng isang bayan. O, kita nyo, ha? At tumutugma po sa pinag-uusapan natin itong nakarang araw na maaari nga po ay Lenny Isko, or ewan ko kung makakapag-re-elect pa si Lenny, no? So, Isko Lenny. So, yun po ang pinag-uusapan, no? Dahil alam ko po na napakabigat para sa isang bayan itong si former Senator Antonio Trillanes. Eh, problema yan, no? Malaking problema yan para sa oposisyon kung masitira na sa kanila na wala na silang choice ay si Trillanes, no? Dahil kahit nga yung mga kasama niya diyan sa oposisyon ay ayaw sa kanya, no? Napakasama talaga ng imahe ngayon ni Trillanes, no? So, sabi ni Father Bert Alejo, sa ngayon po, dalawa talaga, no? Eh, nung una, no? Nagpasiklab pa sila. Sabi na, ang dami naming pagpipilian. Eh, sabi ko, wala. Hanggang dalawa lang kayo, no? So, inamin po ni Father Bert Alejo na sa ngayon, no? It means, as of yesterday, eh, dalawa lang yung pinagpipilian nila. Robredo or si Trillanes, no? Ito po ay ipinahayag sa isang online forum, no? At si Robredo po ay hanggang ngayon hindi pa rin po nakakapag-decide kung ano ba, to run or not to run. Pero, aba, tuloy-tuloy po yung kanyang mga radio and television advertisements para po yung humahabol, no? Humahabol siya na sa siguro sa isip ng mga PR handlers niya. Ay, aba, baka pag ibinaha natin yung ang ere sa radyo, no, at of course ang television ng mukha at pangalan ni Lenny Robredo, eh baka makahabol dahil po yung kanyang survey ratings ay wala pong pag-iiba mula sa umpisa, nasa 6-8% doon na po na maliit na akyat, bababa, akyat, bababa, no? Pero parang steady po, no? Nandun po na napakababa at kulelat palagi, no? So, sinusubukan nila na with this one big push, sabi nila, eh sige, bahayin natin, no? Mula sa umaga hanggang gabi, pupunuin natin yung mga tenga ng mga Pilipino ng pangalan Lenny Robredo. Siya ang dapat, mga ganun ba? Oh, pero tingnan natin, no, kung i-epekto nito. Kasi mangyayari niyan, siguro after 2 weeks, no, ay magpapasurvey sila. May mga private, maaari ka naman magpapasurvey ng sarili mo, yung private survey, para lamang makikita mo kung gumalaw ba, ha? Nag-improve ba? Tumaas ba ang survey rating ni Lenny Robredo para po makatulong ito sa kanyang paggawa ng desisyon. Pero sa akin po, sa ngayon, wala na po yan, no? Hindi na po yan tataas, no? Ay dahil nga tumitibay at tumitibay yung trust at popularity rating ni Pangulong Duterte, at ito po ay transferable. Transferable po sa kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara
Duterte. Kitang-kita naman natin, no, kung paano ito yung sinasabi natin na transferable. Kasi si Inday Sara, hindi pa nga gumagalaw, naka 28% na mula pa noong Enero, no? At si dating Senador Bongbong Marcos ay siguro baka umakyat din yan dahil nakikita natin na nitong nakaraang isa o dalawang buwan ay umiikot-ikot na, no? At naging agresibo na sa kanyang social media advertisements, no? At mga pahayag niya, meron siyang blog, no? Pero si Robredo, malabong malabo na yan. Si Isko, siguro, maaari yan, no? At kaya nga po, sinasabi po ng isang bayang convener na si Attorney Calleja, sabi niya, patuloy kami nakikipag-usap kay Mayor Isko, Ka-Isko Moreno, no? Na sa pagtingin po, kung maaari siyang isama doon sa aming mga nominees, no? So patuloy-tuloy na, no? On constant talks, no, with Moreno for his possible inclusion. Tuloy-tuloy naman ang usapan with Mayor Isko. Ang sabi lang niya, to give him time. Bigyan lang daw siya ng panahon kasi baka tinatanong pa si Joma Sison kung ano ba sa palagay niya, kung sasabihin ba ni Joma, o sige na, tuloy mo na yan kasi mga kaibigan natin yan, mga oligarko, ang mga dilawan, kasama nila yung makabayan. Okay yan, kakampay natin yan. So whether, sabi niya, so whether kasama, he will be included. I'm sure we have more than enough time, no? And space to include Mayor Isko in the same way that other individuals, other candidates may likewise be included. Umiiksi na po yung oras ninyo, ha? Kunti na lang po, Bill. October 9 yata yung last day of filing. So we are now August 19. So mga 1 month and 3 weeks na lang, no? Mga ganoon lang yung panahon ninyo. Noong nakaraan po, Enero pa lang, alam na yan ng lahat po kung sino yung tatakbo, pero ngayon dahil hirap na hirap sila makahanap ng kandidato, no, na may yung feasible na tinatawag, no, na may pag-asa na manalo, napakahirap po talaga gawin yan ng mga dilawan, no. Okay, so noong Martes ay lumipad diyan sa Davao City si Pangulong Duterte. At siguro gusto niya lang medyo may kunting pahinga, no? Nag-break siya, no, sa kanyang trabaho dito sa Malacañang, dito po sa Metro Manila. At binisita ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy, no? At meron pong ipinalabas si Pastor Quiboloy na mga larawan kung saan po ipinakita na naghapunan sila, nag-dinner sila. At siyempre, kapag sa isang hapunan, no, ay marami silang yung kwento nila ay napakahaba, no? Hindi naman sinabi ni Pastor Quiboloy kung ano yung pinag-usapan, pero sa kanyang payag sa kanyang Facebook account kahapon, no, ng umaga, sabi niya, and I quote, God is happy with our president. So I imparted all the blessings to him, to his health, to his family, and to his future plans and future missions in life, no?